Hello, my name is Dwayne, this is Pinavid Gamer. So, hi, welcome back sa mga subscribers ko. Ayun, sa mga bago, thank you sa pagnood ng video ko. Ayan, so mag-unbox tayo ngayon ng Lanzi VL9 RGB Mini LED Video Light. Okay, so kinuha ko to kasi gusto ko dagdagan yung lighting ng area ko. Papansin nyo, nagdagdag ako nitong ilaw na to. Meron parang ilaw dito, yung parang corner light, tawag sa kanya. And, naglagay din ako dito ng LED light din sa loob ng aking lumang computer. Ayan. So, may LED light ngayon, so para magkaroon ng konting effect. Pero ito, I'm still deciding kung gagamitin ko ba siya for my background or gagamitin ko pa siya dito sa corner dito. Dito sa harap pag support, or do I use it as my background? So hindi pa ako decided on that, pero yeah, I really needed to improve yung ano ko, target ko siya to improve yung mga videos ko, and ang ano ko is just improve the lighting. So matagal na ito nakalista sa aking ano, wish list. Presyo niya, nabili ko siya for close to 1,000 pesos. I think nabili ko siya at 900 plus. I can't exactly remember yung exact value. Kasi nag-fluctuate din yung presyo niya. Pero yun nga, wanted to get this one. So, theme box. Kita yung picture ng LED light. Lanzi nakalagay. I didn't expect na ganito kaliit yung itsura niya. Yung box. Tapos, dito may parang mga icons. Tapos nakalagay is yung 2,500K to 9,000K. I think yung parang temperature yung dating ng colors ng ano to, ng white light niya. 3.7 volts, 2,000 milliampere. I think may internal battery siya. Tapos meron siya parang RGB. I don't know how to use this, kung paano yung RGB niya. Portable, well, it is portable kasi madali naman, ano, madali naman siyang buhatin. 13 kinds of light effects. I really have no idea. I hindi ako masyadong mahilig sa light effects eh. Pero depende. Maybe I'll use it sometime. I don't know. I'm not so sure. Okay. May mga nakalagay pang details dito sa side na to. Basahin ko na lang din. Is, yung color temperature na sabi ko na. And number of LEDs, 60 pieces. So, 60 pieces yung mga LEDs na nandito sa harap na to. CRI 95 plus. I have no idea what that means. Beam angle is 60 degrees. I think 60 degrees pa ganun yung paano yung ano ng light niya. Brightness is 800 lux. 0.5 m. Lighting distance is 5 meters. Battery working time is 2 hours. Max output 10 hours. Kung low output. Tapos power is 6 watts. Brand. Tapos dito it's just mostly a bit more details. And ayan, so buksan na natin siya. So tingnan na natin, unboxing. Chat. Silica gel. USB-C plug. Ano to? Certificate quality. Ah, meron din ganito yung aking ano, yung aking ano to? Yung parang arm. Yung ginamit kong arm para sa camera. Meron din parang certificate ng ganito. And this is it. This is the thing. This is the unit. Hindi ko lang maahayon, may tape. So that's it. That's the thing. So pwede ko ilagay din sa stand kung gusto ko. I don't have a stand yet. Isipo ko mo paano ko siya lalagay sa stand. Pero interesting sa kanya kasi lahat ng angulo may parang sasaksakan ng parang ano sa camera. So that made me curious. And meron mga parang ano siya, meron pa siya mga grooves na pwede mong pagsaksakan ng ano ng sa camera kung kailangan. Merong mga buttons dito, yung ano, yung USB plug. Tapos meron ding ano to, hindi ko alam eh. Parang may parang play button na parang play on this side, play on this side. Hindi ko alam kung ano to. So, I don't know yet kung anong mga
functionality niya. So, let's look at the manual. Patitingnan natin, dapat may battery ito na konti para matesting natin. Hindi ako sure, parang hindi ko alam kung Chinese yung stats. English yung sa baba. Tapos dito, Japanese. Okay, so, how do we use this? Okay, so, ito daw yung power niya. Ito, yung power daw niya. So, let's see. Yan. That's power. So, yun. That's good. Ano pa? What else? May display siya. Ayun, may display siya dito. May display siya dito. Ay, para naka-indicate ngayon na may nakalagay na sa 5,680K. Pero paano natin papalitan ng kulay kung gusto natin palitan ng kulay? So, yung arrows in between ito pati ito is iba-iba daw effects. Hindi ko alam kung anong ginagawa nun. Ano pala? Function button. Sige, tingnan natin function. Ano yun? Okay. So, minababaan ko yung value. Nakalagay siya sa 2,500 ngayon. Nagiging yellowish yung kulay niya. Kung gusto ko maging white, lalagay ko siya sa 6,000. Ayan, 6,000. Okay. Okay. Long press function button. Long press function button. Okay. Long press function button. Nakalakas ko to. This is strong enough. Meron dito 120 degrees. I don't know what that means. Tapos 84%. 84% I think yung power na ginagamit. So kung strength niya, I can play around with it. Fireworks! Ayan, talagang fireworks. Maraming ilaw niya. Tapos ito, ande. Top car? It's the scene 5, fireworks. Okay. Yung TV, parts A. Nabago-bago yung kulay. Wait, meron mga functions dito na lumampas na sa nakalagay dito. Kasi merong effects mode hanggang, ano lang, hanggang party lang. Ande, meron pala. Yun, 8, 9, 10. Okay, sige. HSI slow. HSI fast. Ah, HSI nagbabago yung color. Kita niya? Gano, nag-change yung color niya. So, this is RGB strobe. So, nagbabago yung colors. Ano to? 11. Red flash. 2 green flash. 3 blue flash. Pop car. Nga, no? Parang police nga, no? Ambulance. Fire engine. Wala lang. Emergency. Okay, so sige. Next, ano nga na natin. Ito white lang talaga. Yung basic function niya is basically white lang. Nag-wonder kung paano pwede bang ito, tingnan natin kung pwedeng palitan ng kulay ito. Ayan, nagkapalit siya ng kulay. So if I want that, ayun. I want purple color. Okay. I do find this interesting. I kind of like it na. Angara ko pa lang, hindi ko pa alam, pag-aaralan ko pa paano ko siya magagamit ng maayos. I'm still thinking kung gagamitin ko siya for background or gagamitin ko siya dito sa front. So, I'm still deciding, pero in general, I'm happy with it. Sa ano nga, kasi, ayun. It feels like ano, yung quality niya feels really good. I like it. Ayun, naka-display lang siya doon ngayon. Pero ito. Off muna natin. The build quality niya, I really like it. I'm surprised. May magnet siya, so I don't know kung this help. Yes! It dumidikit siya. Okay, so tinry ko siya yung magnet. May magnet ka siya. You can place it anywhere na pa pwede siguro. I'll try it here. On natin.
dikit natin dito. Ayan. That kind of works. So ayan, pwede siya dikit sa ano, dikit lang sa anything metallic. Pag problem ko na siguro patungin niya, it slides down a bit. Ano, pag ano, madali siya i-slide down, so patuloy siya mag-ano dun. Pero as long as you don't slide it down, matibay siya. Hindi siya ganun kadaling hilahin. Parang you have to exert a bit of effort para mahila mo siya. Tapos yun nga, the build quality seems, feels good. I like it so far. Yan, pag-iisip mo lang paano siya gagamitin na maayos. Pero so far so good. Yan. So yun, yung aking, ano, aking unboxing nito. And yeah, I'm happy with it. And ano naman, just have to plan how to make the best out of this. Ayan. Anyway, thank you very much. Sana nag-enjoy kayo dito. Sana na-aliw naman kayo sa pag-kabit ko nito. Thank you very much. You guys take care. Like, share, subscribe. Thank you sa mga bagong subscribers. I really, really appreciate sa mga nagsusubscribe. Tapos, hopefully I can get more back into gaming. Right now, nag-a-addict ako sa Vampire Survivors. So far. Anyway, thank you very much. You guys take care. And bye.